So kahit itong ating mga cleanup crew na Springtail saka Isopods na supposed to be kumakain ng decaying matter eh nahihirapan din kapag mali yung setup ng enclosure. So ayun, tinubuan ng mushroom, mushroom na fungi dito sa kanilang enclosure. Tatlo yan. Yan, isa, dalawa, tatlo. Tapos may mga pores na sa substrate. Ang dami. Grabe. So ayun, kahit kung sila eh cleanup crew, nahihirapan pa rin sila dahil mali yung setup ko dito. Lack of ventilations guys. So poor yung quality ng circulation sa loob, poor yung air sa loob, parang stagnant, stale. Tapos overfeeding, tingin ko overfeeding din to, nahirapan din silang mag-cope. Tapos supposed to be eh dapat may dry side sa substrate, mayroong moist side sa substrate. Ang nangyari dito, yung buong substrate eh naging damp na, hindi na moist ang tawag dyan, yung dampness na yun, basang-basa na ayun yung mga pores ng mold. So kahit itong mga clean up pro natin, nahirapan guys eh, ayan. So kailangan natin silang i-rescue. Pero tingnan nyo to guys, enclosure ng ating flagtail centipede. Wala tong cross ventilations. Walang vents dito, walang vents dito, walang vents sa likod, walang vents sa gilid. Ang vents lang ay sa taas lang. Mayroon pang nakapatong na Buddha. So ganyan yung vents niya, ganyan lang. Pero walang nagde-develop na mga mold sa loob. Yan, wala. Malinis guys. At ayun, dahil siguro naglagay ako ng drainage layer sa ilalim. Mayroong sphagnum moss, tapos mga pebbles. So yung circulation sa loob eh maayos, kaya siguro din nag-develop ng molds. Tapos ayun, meron din yung springtails. Eh eto, ayan, wala siyang kuan, drainage layer. Tapos kahit may mga butas, kahit may cross ventilations, eh tinubuan pa rin ng molds tsaka ng fungi. So ito siguro talagang kuan eh, talagang nasobrang ko ng misting, tapos overfeeding din. Ilaw lang natin tong lotion ng ating mga dart frogs. Tulog na sila guys. Nasa lungka na nila sila. So check ko lang, baka may nakatama dito, biglang tumalon, no? So wala. So kukuha ko dito ng mga dahon. Ito yung makinakain ng isopods guys, o mga organic matter, mga decaying matter. Yan, mga dahon na ganyan para may pagkain sila dito habang naghihintay ng kanilang proper na substrate. Kunti pa siguro. Tapos kuha tayo ng snake shed mula dito sa ating collection ng mga snake shed. Ito, pwede na to. Tingin lang natin. Ilipat na natin sila ng dahan-dahan kasi may mga, baka may mga pores to ng kwan eh. Spores ng fungi eh. Sambing bukasan ito. So, itong enclosure na to guys, like tatapon na to. I think guys eh, naging overconfident ako dito eh kasi iniisip ko springtails, isopods. So, kumakain sila ng mga organic matter. So, hindi magkakamolds. Pero ayan, dahil nga po yung setup ko, nagkaroon ng mga fungi. Scales ng snake to eh. Yung shed, yung soft part ng kinakain nila, itong hard part hindi nila kinakain. So dapat siguro ginugupit ko muna to, ano, para walang maiwan na scales, para dito ay mahirapang maglinis. So yun guys, naalis ko na yung hard part ng snake shed. Lesson learned to guys, lesson learned. Hindi porque clean up crew sila eh pwede nang basta-basta yung setup nila. So yan, dumami na yung ating mga isopods. So may mga babies now. Ito yung para namang walang molds tong hayo na to. Siguro pwede ko mong lagay sa mga dito. Obviously sa bago na lang setup eh hindi na itong gagamitin ko. Lahat ay malinis na. Ito na naman sila. Ayan, napakadami oh. So yun guys, lesson learned talaga to. Pwede ko namang hindi na ipakita sa inyo to, itong kapalpakan ko. Pero pinapakita ko sa inyo para syempre matuto tayo. Huwag nang tularan, may isa pa pala dun. Ayan guys, kunin natin sila. Natin silang iwan. Malamang sa malamang eh, may masasama akong pores ng fungi. Pero at least kunti na lang siguro eh makakain na nila yun, no? Saan pa ba ito? Naka-camouflage siya. So ang ginawa ko dito guys, itong kalahating to, ito yung dry area na medyo moist pero more on dry side. Tapos ito yung moist area, kaya may maraming sphagnum moss dito para dyan sila tatambay kapag gusto nilang tumambay sa mas mataas yung moisture level. Kaso ayun nga, dahil siguro so kakamist ko, eh ayan, naging kwan na, dump na. Tapos yun ang naging umpisa ng kalbaryo ng enclosure na ito. Yan, mushroom guys, so mushroom, pampahay. Yan guys, kahit napakaraming springtails, nahirapan pa rin sila kasi maling setup. Dito ko lang sa gitna hinukay, hindi na sa gilid-gilid. So wala na akong makita guys kung meron mga isopods sa mga gilid-gilid eh. Pasensya na, hindi ko kayo makuha. Sadang maraming molds dyan. So ayun guys, rekta tapo na ito, kabuo na enclosure nito. Tapos syempre aftercare tayo, linis tayo ng mga equipments natin. Tapos linisan tong floor. Yan, tapo na dito sa labas. So ayun, mag-order tayo ng substrate after ko nito, para hopefully sana eh after 2 days eh may deliver na para ma-setup na sila ng proper na enclosure. So mukha namang okay sila dyan guys, no? Yan ang cute to. Mukha naman silang healthy, ano? Itong kahoy eh, wala namang molds guys. Thank God, walang molds tong kahoy. Check natin tong isa. Ayan,
na namang molds to. Yung mga springtails na nasama. Ayun guys. Makalipas ang tatlong linggo guys, eto na sila. Ayan, walang tumubo na molds or kung anumang fungi dito sa enclosure na ito, dito sa kanilang evacuation center after ng tatlong linggo na ito. Malinis. So, ayun. I-deos ko sila dito sa enclosure na ito. Umorder ako ng leaf litter tsaka mga decaying woods. Ayan. So, na-quarantine sila dito ng tatlong linggo at malinis na sila. Leaf litter, safe para sa ating mga isopods tapos yan. Wood feed para sa ating isopods. So, ayun. Organic topsoil, guys. Yan, ganyan kalaming topsoil ang lalagay ko. Mixture ng coco fiber tsaka vermiculite. Yan. Maglagay din tayo ng uling. Yan. Sphagnum moss. Budbud lang natin. Itong decaying woods, siguro, lahatin ko na siguro para... Or siguro kalahati lang muna. Marami rin eh. Malinis na leaf litter. Yan. Para kakainin ng ating mga isopods. Tapos haluhaluin lang natin. Sobrang aerated na tong mixture na ito. Hindi siya ganun kabasa guys. Sakto lang siya. Yun yung iwasan natin. Yung maging dump ulit tong substrate. Saktong sakto. Well aerated. Flapping fluffy. Maglalagay ako ng parang mataas na moisture dito sa side na ito. Ganyan lang. Para hindi na ako nag-spray ng tubig dito palagi. Para hindi maging dump yung buong substrate. Tapos iwasan din natin mag-overfeed. Bagong cork barks na kanilang titirahan. Ganyan lang. Ilipat na natin itong ating mga isopod sa kanilang bagong kaharian. And guys, ang dami. Itong cork bark ay malinis, walang mites, walang mold. So, kahit ilapag ko na lang ito dito, pero meron naman silang bagong cork bark dito sa kanilang bagong enclosure. So, goods naman na yan. Tindi din ang kapit nila. Natalsikan. Marami pa dito. Siguro din natin walang may iwan. Huwag tayong mag-iiwan guys para hindi naman sila kawawa. Malinis naman tong substrate dito. Hindi na tinubuan ng molds or mites after 3 weeks. Siyempre guys, springtails, di mawawala ito. Kulay orange at white ang ilalagay ko. Para stick. Yan. Diyan na yan. Lahat nagtago sa ilalim. Yan guys. Tapos konting bug burger. Kung lang ito, pang-suporta lang ito. Ang pinaka-pagkain ng ating isopods tsaka springtails ay yung mga decaying leaf litter tsaka decaying woods. So, ayun guys. Goods naman ang ating mga isopods. Healthy-healthy ang ating dairy cow isopods. Nagtago na. Yung mga tumalsik sa floor guys ay pinulot ko na. At ito yung isa pa. Nakita kong gumagapang siya habang in-edit ko. So, ayan. Alam kong saan siya pumunta. Play dead. Yan. Diyan ka lang. Hindi na ako mag-miss dito guys kasi yung substrate natin ay slightly moist tapos yung sphagnum moss na ginamit natin ay basayan. Kung mapansin nyo dito, yung sphagnum moss dito ay nagkocondin, may condensation dito. So, ayun. Basayan. So, ayun. Makakapunan sila dyan kung sila lang mas mataas na humidity. So, ayun guys. At yung ating takip well ventilated guys. Yan o. Taming butas sa mga gilid. Sa taas, ganyan siya. Tapos, easy access sa paglalagay ng supplement nila. Ganyan lang guys. So, ayaw mabuksan. Yan, mabilis na maglagay ng supplement. Siguro ang paggamit ko dito ay once a week na lang. Kasi dating ginagawa ko ay twice to three times a week. Kaya na-overfeed. So, dapat once a week lang siguro itong ating bug burger. Kasi meron naman tayong leaf litter tsaka decaying woods. Napakadami. So, ayun. Makakasurvive na sila dyan guys at makapagparami na sila dyan. So yun guys, hindi po kay cleanup crew sila kayang-kaya nilang mapanatiling malinis yung kanilang enclosure. Hindi ganun guys, kung mali yung setup nyo, kung mali yung setup ko, kagaya na nakita nyo guys, nahirapan sila, tumutubo ang mga mushroom yan, fungi, molds, kung ano-ano man. So dapat tama pa rin ang setup, no? So yun guys, yun. Maraming salamat guys sa panunod ng vlog na ito. Sana ayaw mo kayo napulot na mabuting aral. So guys, maraming salamat. Take it easy lang. Chill lang tayo sa Schizo Pelma TV.